Ano nga pala yung course mo? Ulit na tanong ng big boss ng kumpanyang pinag-a-applyan niya para sa kanyang OJT. Napatuwid sa kanyang pagkakaupo si Aliana. Gusto niyang sabihin sa lalaking nag-i-interview sa kanya na ilang beses na nitong natanong sa kanyang tungkol sa bagay na yun. Isa pa ay nakalagay naman sa hawak nitong resume niya ang school background niya. Pinigilan niya ang kanyang pagkairita at tumingin sa gwapong mukha ng lalaki. Tumingin din ito sa kanya. Muntik pa siyang nahulog sa kinauupuan niya nang kindatan siya ng lalaki. Pasimple niyang hinawakan ang kanyang dibdib dahil para siyang aatakihin sa puso nang initian siya ng lalaki. Isang ngiti na sa tingin niya ay nang-aakit sa kanya. Para sa kanya ay bastos ang gesture na yun ng lalaki. So what naman kung gwapo ito? Hindi siya nito makukuha sa mga ngisi at pakindat-kindat nito. Naturingan pa naman itong isang CEO. Tapos garapal ito at bastos. Hindi ba ito nahihiya sa asawa nito kapag nalaman ang pinagagagawa nito? Nasa resume ko pong hawak niyo. Magalang pa rin niyang sinagot ang tanong ng lalaki kahit pa ang totoo ay naiinis na siya. Ang tagal ng interview nito sa kanya. Pero ang mga nauna sa kanya ay halos hindi pa abuti ng 5 minutes at nakalabas na sa opisina nito. At siya, halos kalahating oras na siya na nandito dahil sa pabalik-balik nitong mga tanong sa kanya. Napakamot sa kanyang kilay ang gwapong lalaki at parang teenager na napahiyang umiti sa crush nito. Lihim siyang napaismid. Kung hindi lang niya kailangan ng OJT na to para makagraduate siya, ay never talaga niyang titiisin ang makahulugan na pagtitingin-tingin sa kanya ng lalaki. Lalo na sa legs niyang nakahantad mula sa suot niyang pencil skirt. Isa pa, malaking factor ang pag-OJT niya dito sa paghahanap niya ng trabaho sa future dahil ang BLAC Samana Incorporated ay isang malaki at tanyag na kumpanya sa buong Asia. Isang tanong pa talaga ng course ko at lalayasan na talaga kita. And by the way, may boyfriend ka na ba? Umangat ang likod niya mula sa pagkakasandal niya nang marinig niyang tanong na yun ni Mr. Benedict Laksamana. Tumaas din ang kanyang kilay dahil sa tanong na yun. Mr. Laksamana, kasama po pa talaga yung question na yan kapag nag-i-interview kayo sa mga applicant niyo, sir? Depende sa ini-interview ko. And by the way, don't get me wrong. Inilapag nito ang folder na hawak nito sa mesa bago ito muling tumingin sa kanya. Seryoso ang mukha nito at wala na ang naughtiness na taglay nito. Mas prefer ko kasi ang mga totally single na pumasok sa kumpanya ko. Either employee or kahit trainee lang. You know why? Dahil magiging sagaba lang sa trabaho ng empleyado ko ang relasyon. If you check around, kadalasan sa nagtatrabaho sa akin ay matatandang dalaga at binata. Alright, may mga pamilyado din naman. Pero mga 1/8 lang siguro sa mga employees ko out of 100%, Ms. Perez. Okay, mas naiintindihan na niya ang punto ng pagtatanong nito. Ang hindi lang niya maintindihan ay ang bulgar na pagsulyap nito mula sa hita niya, pataas sa katawan at tumatagal sa kanyang mukha. Taas noon niyang sinalubong ang tingin ng lalaki. Kahit na ang totoo ay masyado na siyang naiilang sa mga titig nitong ipinupukol sa kanya. Very much single po ako, sir. Lumiwanag ang mukha ng lalaki at mas lumapad pa ang ngiti nito sa labi. That's great. At dahil dyan, ay tinatanggap na kita. You can start your training kahit na ngayon mo na gusto. And who knows, baka magugustuhan ko ang trabaho mo at kukunin kitang regular na empleyado ko after graduation mo. Bigla niyang nakalimutan na ang pagkailang na nararamdaman niya kanina nang marinig ang huling sinabi ng lalaki. Isang malaking factor na sa kanya ang sinabi nito, kaya sisikapin niyang pagbutihin ang ginagawa niya para makapasok sa kumpanyang ito. Isang pangarap lang ang makapagtrabaho sa ganito kalaking kumpanya. Ngayon pa lang, excited na siyang makapagtrabaho para papatigilin na niya ang kanyang tatay sa pamamasada nito ng tricycle. Pati na rin ang nanay niyang naglalako ng kakanin. Mabibilhan na rin niya ang dalawang kapatid niya ng maaayos na gamit pang eskwela ng mga ito. Siya ang panganay at may dalawa siyang lalaking kapatid na nag-aaral sa high school. Makakapasok ka sa kumpanya. Kung... Tumigil ito sa pagsasalita at bahagyang dumukwang sa kanya. Kung hanggang sa matapos ang OJT mo dito, ay wala akong makikitang boyfriend mo. O kahit
manliligaw man lang. Tumangu siya. Wala pa rin naman sa kanyang bokabularyo ang magkaroon ng boyfriend, kahit na sa totoo lang ay maraming nanliligaw sa kanya. Kahit kinapos sila sa buhay ay biniyayaan naman siya ng Diyos ng isang napakagandang mukha at tinernuhan din ng katawan na may napakagandang hubog. Lahat ay yan ang sinasabi sa kanya. Napakaganda raw niya. Hindi dahil sa susundin kong sinasabi mong huwag akong mag-boyfriend, sir, kung kaya't gagraduate akong walang nobyo. Dahil wala naman talaga sa plano kong magka-boyfriend hanggang sa makatapos ako ng aking kurso na pinaghirapan kong gapangin sa loob ng mahabang panahon. Tiyak na sagot niya sa lalaki. Great! Pwede ka nang magsimula as soon as possible kung maayos na mga dapat mong ayusin sa paaralan mo. Talaga po? Masaya niyang tanong sa lalaki. Yes. Maikli naman ngunit naaaliw nitong sagot. So, pwede na po akong umalis ngayon? Tumangu lang ito bilang sagot sa tanong niya. Yes, you can. See you soon, Miss Perez. Masigla siyang tumayo at hindi na binigyang halaga pa ang bawat makahulugan na pagtitig sa kanya ng bilyonaryong lalaki. Magalang siyang nagpaalam dito at baon ang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. First stepping stone niya ay successful. Kapag magsisimula na siyang mag-training dito ay paghuhusayan niyang maigi ang kanyang bawat ginagawa para ma-impress ang boss at baka nga makapagtrabaho siya dito. Si Benedict naman ay malapad ang ngiti habang nakasunod ang paningin sa magandang likod ng babae. Napatingin siya sa naumbok na pang-upo ng babae na bumabakat sa suot nitong palda. At napapamura siya nang biglang nag-react ang kanyang katawan. Hanggang sa makalabas ng tuluyan si Aliana ay tulala pa rin siyang nakatingin sa pintong nilabasan nito. Kailanman ay hindi siya nakakaramdam ng kagaya nito sa unang kita lang niya sa isang babae. Regardless kung gaano man ito kaganda. Merong kakaiba kay Aliana na hindi niya nakikita sa ibang babae. Napakasimple pero malakas ang dating. Lalo na sa mga lalaki. Nakangiti siya habang may hawak-hawak na baso na may lamang wine. At tuwid na nakasandal ang kanyang likod sa swivel chair. Ilang minuto pa lamang simula nang makalabas sa opisina niya ang babae. Hindi maintindihan ni Benedict ang kanyang sarili. Hindi siya makapaghintay na magsisimula na si Aliana sa pag-training dito sa kanyang kumpanya. Malakas siyang napamura nang may biglang may tumama sa kanyang mukha. Nailapag niyang hawak niyang baso sa mesa niya at napahilamo sa kanyang mukha. Nang umangat ang paningin niya sa pinto ng opisina niya, isa pang malakas na mura ang pinakawalan niya. Nang makita niya ang matalik niyang kaibigan doon, nakatayo, mataman na nakatingin sa kanya at nakangisi pa ito. What the hell are you doing? Dinampot niya ang keychain na ibinato nito sa kanya at ibinato din pabalik kay Maverick. Kanina pa kasi ako tawag ng tawag sa pangalan mo. Tapos ikaw parang sira ng ngiti ng ngiti. At ni hindi mo man lang napansin na kanina pa ako nandito tinatawag ang pansin mo. Malakas na natawa ang kaibigan niya. Uminom siya ng wine niya para alisin ang nararamdaman niyang pagkapahiya sa kaibigan niya. Kaya siya natulala dahil sa kakaisip niya kay Aliana. May mahalagang bagay lang akong naisip. Kailan niya. At bakit ka nandito? Busy ako ngayon. Hinarap niya ang kanyang computer kahit na ang totoo ay hindi niya alam kung anong una niyang gagawin doon. Gusto niyang maiwasan ang panunukso sa kanya ni Maverick. May nakasalubong akong isang napakagandang babae sa hallway pagpasok ko dito. Sabi nito. Binitawan niyang hawak-hawak niyang mouse computer at napatuwid sa kanyang pagkakaupo. Bata pa siya, Maverick. Bata pa nga, pero nasa legal naman na edad. I think, do you know her? Interesado nitong tanong. Humakbang na ito palapit sa visitor's chair sa harapan ng office table niya at naupo ito doon. Back off, Maverick. Magiging empleyado ko sa dito one day at ayaw kong maiistorbo mo siya. Ewan ba ni Benedict kung bakit ayaw niya sa ideya na magkakalapit ang kaibigan niya at si Aliana someday? Kailan ka pa ba naging ganyan ka-protective sa iyong empleyado, Benedict? Nagtatakang tanong nito sa kanya. Stop it, Maverick. Kung ano-ano na naman yung malisang pinapasok mo sa ulo mo. Sinabi ko lang naman na bata pa yung tao. Muli niyang hinarap ang kanyang computer. Tumawa lang si Maverick. Siya nga pala, kaya ako nandito dahil may business proposal ako sa'yo. Sumeryoso na rin ito. Nakahinga naman siya ng maluwag dahil tuluyan ang nawala ang usapan nila kay Aliana.
Pero habang magkausap silang kaibigan niya ay parang lumilipad naman ang kanyang utak papunta kay Aliana. Samantala, pag-uwi ni Aliana sa kanilang bahay ay excited nitong ikinuwento sa kanyang ina ang positibo na resulta ng lakad niya ngayon. Ilang kumpanya na rin kasi ang inaplayan niya para sa kanyang OJT. At isang karangalan ang matanggap siya ngayon sa isa sa pinakamalaking kumpanya dito sa bansa. Talaga anak? Naku, sana nga ay pagkatapos mo ng OJT mo ay makapasok ka kaagad sa kumpanya na yan anak. Mahirap pa naman ngayon ang maghanap ng trabaho. Tuwang-tuwa naman ang sabi ng kanyang ina. Pagbubutihin ko po yung ginagawa ko para makapasok po ko nay. Sigurado naman niyang sabi. Pero nang maisip niya ang bawat makahulugan na paghagod ng tingin sa kanya kanina ni Benedict Laksamana, ay parang kinakabahan siya. Iniling niya ang kanyang ulo para palisin ang kanyang isipan sa pagmumukha ng binata. Dahil sa pagpupulsige mo ay unti-unti mo ring mararating yung mga pangarap mo anak. Ilang buwan na lang at gagraduate ka na rin sa kolehiyo. Alam ko na hindi biro ang sakripisyo mo para sa pag-aaral mo. Madamdami na pahayag ng kanyang ina. Nilapitan naman niya ito at inakbayan. Hayaan niyo, Nay. Kapag may trabaho na po ako, titigil na po kayo sa paglalako niyo ng kakanin. Pati na rin po si tatay sa kanyang pamamasada. Ako na po ang bahalang magpaaral sa mga kapatid ko. Yan nga pong isa sa mga dahilan kung bakit sinikap kong makapagtapos dahil pangarap kong maginhawang buhay para sa inyo ni itay. Ngilitian niya ang kanyang ina na maluha-luha dahil sa mga sinabi niya. Osa, dumito ka na lang muna. At ako'y magsisibak pa ng kahoy na panggatong natin. Ako na po, Nay. Ang gagawin mo po ay maupo ka na lang dyan. At alam kong pagod ka na. Pero alam ko na pagod ka din naman, anak. Kaya hayaan mo na ako. Nay, sabi ko po, ako nang bahala dito. Napangiti ang kanyang ina sa kanya. Tumaas din ang kaliwang kamay nito at hinaplos ng marahan ang kanyang pisngi. Ang magkaroon ng isang napakagandang anak, masipag, maalalahanin, at mabait, ay isa ng yaman na maituturing Aliana. Ang magkaroon ng mababait na magulang kagaya niya po ni tatay, ay swerte na rin po sa aming magkakapatid. Totoong sinabi niya, hindi man sila mayaman sa material na bagay, ay mayaman naman sila sa pagmamahal na ibinibigay sa kanila ng mga magulang niya. Matapos ang usapan nilang yon ng kanyang ina, ay inasikaso na rin niya mga gawaing bahay na kinuha niya sa kanyang ina. Patapos na siyang magluto nang tumunog ang cellphone niya sa kanyang bulsa. Pinunas niya ang basang kamay niya sa suot niyang shorts at kinuha ang kanyang cellphone sa bulsa niya. Hindi niya tinitigan kung sinong tumawag na basta na lamang niya itong sinagot. Hello? Miss Aliana Perez, gusto ko na bukas ka na kaagad magsimula ng OJT mo sa kumpanya ko. Kung hindi bukas, ay hindi na kita tatanggapin pa. Walang kaabog-abog na sabi pa nito. At naging pamilyar na sa kanya ang boses ni Benedict. Kung kaya't hindi na niya kailangan pang hulaan kung sino ang nasa kabilang linya. Po? Gulat na sagot niya. Hindi niya inaasahan na ganun kabilis ang lahat. Marami pa siyang aasikasuhin sa university bukas. You heard it right. Ayokong paulit-ulit sa aking mga sinasabi. Come to my office tomorrow at exactly 8 a.m. Pero sir, may aasikasuhin pa po ko sa university bukas. Protesta niya. Name it at ako na ang bahalang tumawag sa pinapasukan mong university sa mga bagay na lalakarin mo sana. Tila bagot na tura nito. Sige po, sir. Napipilitan niyang sabi. Kailangan niyang sundin ang sinasabi nito dahil kung hindi ay malaking bagay ang mawawala sa kanya. Stepping stone na yon sa mga pangarap niya. Sa kanyang paggalaw ay hindi niya napansin na lumapat ang kaliwang braso niya sa nakasalang na kaldero sa kanan. Napangiwi siya sa sakit dahil sa napaso niyang balat. Aray! Hindi niya napigilan na bulalas. Are you alright? Anong nangyari sa'yo dyan? Ewan ba niya kung concern ang nahinigan niya sa boses ng lalaki? Baka guni-guni lamang niya yun. Bakit naman mag-aalala ito sa kanya? E kanina lang naman sila nito nagkakilala. Wala po sir. Nagluluto po kasi ako at napaso ko. Pero konti lang naman to. Sanay na rin naman kasi ako. Kunwari ay baliwalang sabi niya. Pero ang totoo ay iniinda lang niya ang hapdi ng balat niya. Iwan mo na yung niluluto mo dyan. Tila pagalit nitong tugon na sinabi niya. Kumunot naman ang kanyang noo. Iiwan niya ang niluluto niya. Tapos anong kakainin niya at ng pamilya niya? At anong karapatan nito na utusan siya ng ganun?
Hindi po nakakatawa ang joke mo, sir. Natatawang sabi niya. At sinabi ko bang nagbibiro ako? Eh, hindi. Pero kasi kapag iniwan ko tong niluluto ko na hindi pa natatapos, ay magugutom yung pamilya ko ngayong gabi. Wala kaming kakainin. Gusto niyang matawa ng malakas. Pero pinipigilan niya ang sarili niyang gawin yun dahil baka magalit ang lalaki sa kanya. At ewan ba niya kung bakit sila nito nag-uusap na para bang matagal na silang magkakilala? Leave it there. Magpapadeliver ako ng pagkain sa bahay niyo. Sagot ng lalaki. Doon na talaga siya natawa ng malakas. Hindi na niya mapigilan pa ang kanyang sarili. Bakit naman ito yun gagawin? Isa pa, hindi na siya naniniwala sa sinasabi nito. Sige na po, sir. Bukas na po ako magre-report. Bye po. Natatawa pa rin siya na pinatay ang kanyang cellphone. Hindi niya alam kung anong pumasok sa kukote ng lalaki at sinabi ang mga bagay na yon kanina. Naiiling niyang ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Minsan, ang mga mayayaman ay mahirap din talagang intindihin. Madali lang sa mga ito ang manggood time sa mga ordinaryong tao kagaya niya. Naakala ng mga ito ay madali lang silang mga mahihirap na maluloko na mga ito. Pero ibahin siya nito. Dahil kahit salat man sa yaman ng kanilang buhay ay may prinsipyo rin siyang pinanghahawakan. Ilang saglit pa ay naghahain na siya ng pagkain sa mesa. Nang biglang may kumatok sa kanilang pinto. Inilapag niya sa mesa ang hawak niyang mangkok at mabilis na tinungo ang kanilang maliit na salas para tignan kung sino ang taong nasa labas. Pagbukas niya sa kanilang pinto ay nagtataka pa siya dahil nakita niya doon ang isang delivery boy ng isang sikat na kainan. Alam niya dahil nakauniformo ito na may pangalan ng restaurant. Ano pong kailangan niyo? Magalang niyang tanong sa lalaki. Iniisip niya na baka nagkamali lang ito sa address na napuntahan nito. Nandyan po ba si Miss Aliana Perez? Nakangiti namang tugon ng lalaki sa kanya. Ako po yun. Teka po, wala po akong in-order na pagkain sa restaurant niyo. Para po malaman niyo, medyo kinakabahan na siya dahil baka may nanggugood time sa kanya. Halimbawa ay umorder ng pagkain tapos ginamit ang pangalan niya at address. Uso pa naman yun ngayon. Kung nagkataon nga, ay saan naman siya kukuha ng ipang babayad niya? Alam ko po, miss, pero may nag-order po para sa'yo. Inabot nito sa kanyang isang papel para pirmahan niya. Naku, wala akong pambayad dyan. Sino naman kasing umorder niyan? Sabi niya sabay iling. Bahagya niya ring inilalayo sa kanya ang papel na inaabot ng delivery boy. Huwag kang mag-alala, miss. Bayad na to. Ang tanging gagawin mo na lang ay pirmahan to. Sino ba naman kasing umorder niyan? Nagtataka niyang tanong. Nag-aalangan pa rin siyang tanggapin ang pagkain na nakalagay sa plastic bag. Si Sir Benedict Laksamana po, sagot ng lalaki. Namilog ang mga mata na tumingin siya sa hawak na plastic bag ng lalaki. Hindi niya talaga inisip. Natotohanin itong sinabi kaninang tumawag ito sa kanya. Hindi niya talaga sineryoso ang bagay na yun. Please, pakipirmahan na po, miss. Marami pa akong delivery ngayon. Kung hindi ko tatanggapin, tanong niya. Iniisip talaga niya na huwag itong tanggapin dahil wala namang rason si Benedict para gawin ito sa kanya. Huwag niyo pong gawin yan. Parang awa niyo na po. Mawawalan ako ng trabaho kapag hindi mo ito tinanggap ngayon. Yan po ang kabilin-bilina ni sir. Makikita sa mukha nito na bigla itong kinabahan. Ayaw man niyang tanggapin ay napipilitan siya dahil nagmamakaawa ng lalaki sa kanya. Hindi maatim ng konsensya niya na kapag mawawala ng trabaho ang lalaking ito. Anong malay niya kung totohanin ni Benedict ang banta nito na paalisin sa trabaho ang lalaki kapag hindi niya tinanggap ang idiniliver nito? Napag-alaman niya mula sa delivery boy na pagmamay-ari din pala ni Benedict ang sikat na restaurant na yun. Nagtataka pa ang pamilya niya kung saan ang galing ang masarap na pagkain na yun. Sa unang pagkakataon ay nagsinungaling siya. Sinabi niyang treat yun ang mayaman niyang kaklase sa kanya dahil tinulungan niya ito sa paggawa ng thesis nito. Unang beses na nagsinungaling siya sa kanyang pamilya dahil sa isang Benedict Laksamana. Sa kabila ng lahat ay parang gusto niyang kiligin. Pero narealize niyang isang kapritsyo lamang ito ni Benedict Laksamana. Kinabukasan ay kinakabahan siya, ngunit excited sa unang araw ng OJT niya sa kumpanya ni Benedict Laksamana. Sisikapin niyang magpa-impress sa kanyang ginagawa para mapansin ni Benedict ang kanyang effort at baka makapasok nga siya sa kumpanya nito bilang isang regular nitong empleyado. Maaga pa lang ay gumayak na siya dahil ayaw niyang maliit.
Masyado pa namang traffic ang daan kapag umaga. Hindi pwedeng malate siya sa unang araw ng kanyang OJT. Aba! Ang ganda naman ng anak ko! Humahangang sabi ng nanay niya nang magpaalam siya dito na aalis na siya. Siyempre po, nagmana kasi ako sa'yo. Biro niya sa kanyang ina. Simple lang ang kanilang pamilya. Ngunit masaya naman sila at puno ng pagmamahalan. Ihahatid na kita sa may paradahan ng jeep, anak. Singit naman ang tatay niya. Nakaupo ito sa maliit na mesang kainan habang nagkakape. Naku, huwag mo na pong abalahin pa yung sarili mo, tay. Tapusin mo na po yung pagkakape niyo at maglalakad na lang po ko hanggang sa labasan. Malapit lang naman po yun. Napangiti niyang tugon sa kanyang ama. Pero anak, pwede ko namang balikan tong kape matapos kitang ihatid mamaya. Giit pa ng kanyang tatay. Pinigilan niya ito sa balikat ng akma na itong tatay Yuna. Tay, isave mo na lang po yung energy niyo mamaya sa pamamasada mo. Kaya ko na po yung sarili ko. Sa kaloob-looban niya ay kapag nakapagtrabaho na siya ay hindi na niya hahayaan na magbibilad pa sa init at ulan ng kanyang tatay sa kalsada. Napatingin din siya sa nanay niyang abala sa pag-aayos ng ilalako nitong kakanin. Palihimsang bumuntong hininga nang matitigan niya ang payat na katawan ng kanyang ina. Ipinapangako rin niya sa kanyang sarili na kapag may trabaho na siya ay sa bahay na lamang nila ito, pipirmi. Siya nga naman anak, ihahatid ka na ng tatay mo. Pamimilit din sa kanya ng ina. Huwag na nga lang po. Binalingan niya ang kanyang ama. Sige na po tay, tapusin mo na po yung pagkakape mo at aalis na po ako. Nilapitan niya ito at kinuha ang kamay nito para magmano. Pagkatapos ay lumapit sa ina para humalik sa pisngi nito. Mabilis na rin siyang lumabas sa kanilang munting bahay. Habang binabagtas niya ang daan ay halos tumatakbo siya dahil sa kanyang pagmamadali. Kailangan talaga na maaga siyang makarating sa opisina ni Benedict para mag-report. Sakto naman ang dating niya sa paradahan ng jeep. Isa na lang ang kulang at mapupuno na din ito. Dali-dali siyang sumakay. At habang tumatakbo sinasakyan niyang jeep, ay pinapanalangin niya na sana ay hindi sila maabutan ng matinding traffic sa daan. Papasok na siya sa building na pagmamay-ari ni Benedict nang harangin siya ng guard. Saan ang punta mo, miss? Siyempre, sa loob po. Yun ang gusto niyang isagot sa lalaki, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Sa halip, ay matamis siyang bumiti sa gwardya. Pinapareport po ako ni Mr. Benedict Laksamana. Hindi magkanda-ugaga na kinuha niya ang kanyang school ID sa loob ng kanyang bag at ipinakita yun sa guard. Kinuha naman ito sa kamay niya ang kanyang ID at nang mabasa nito ang kanyang pangalan, ay lumiwanag ang mukha nito. Nakangiti na ito ng isauli nito sa kanyang ID. Matama naman siyang naghihintay sa susunod itong sasabihin sa kanya. Okay na po ba? Hindi na siya nakapaghintay pa at siya na ang nagtanong sa lalaki. Ina-expect nga niya ang pagdating mo, miss. May inabot ito sa kanya na OJT ID. Nagmamadali naman niyang kinuha yun dahil sa takot niya na baka malate nga siya sa usapan nilang oras ni Benedict. Salamat po. Lakad takbo ang ginawa niya habang pumapasok siya sa malaking bulwagan ng magarang building na yun ni Benedict. Nakapasok na siya sa elevator at nang sumarayon, huminga siya ng maluwag. Nahahapo niyang isinandal ang kanyang likod sa malalamig na pader ng elevator. Nagpapasalamat din siya dahil walang tao sa loob at siya lang mag-isa. Saglit niyang ipinikit ang kanyang mga mata. You look so tired. Ang baritonong boses na yon ang nagpagising sa kanyang natutulog na diwa. Sa una ay iniisip niya na baka guni-guni lamang niya yon, kaya hindi niya pinansin pa. You like this? Tila bulong na tanong pa ulit ng baritonong boses. Napapitlag siya at nanlalaki ang mga mata nang maramdaman niya ang mainit subalit magaspang na kamay na dumantay sa kanyang mga balikat at hinilot ang bahaging yun ng kanyang katawan. Hindi pala siya nag-iisa sa loob ng elevator. Kinakabahan niyang nilingon ang taong nangahas na hawakan ang kanyang balat. Sa tanang buhay niya ay hindi niya kailanman nahinayaan ang kahit na sinong lalaki na hawakan ng kahit anong parte ng katawan niya. Anong ginagawa mo? Napalakas ang boses na tanong niya sa lalaki. Nakita niya na si Benedict Laksamana pala ang naririto ngayon kasama niya. Binibigyan ka ng libreng masahe. Casual lang nasagot nito at parang hindi alintana ang pagsigaw niya dito. Hindi ko po kailangan ng libreng masahe galing sa inyo. At hindi po ako nandito para magpamasahe sa inyo, sir. Humakbang siya palayo sa lalaki at niyakap ang kanyang sarili. Relax. Wala akong gagawin sa'yo.
Isa pa, hindi ko ugali ang mamilit ng mga babae dahil sila ang kusang lumalapit sa akin, Aliana. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili nang marinig niyang binanggit nitong kanyang pangalan. Bakit ba ibang pakiramdam niya nang si Benedict ang nagsabi ng pangalan niya? Gayong araw-araw naman niyang naririnig yun na sinasabi ng kanyang pamilya at kakilala. Parang naging isang napakagandang pangalan niya na pagsambit nun ni Benedict. Para pagtakpan ng ganung damdamin na bigla na lamang niyang naramdaman, ay hinarap niya ang lalaki na nakataas ang kanyang noo. At pakiramdam mo, ikakatuwa ng asawa niyo ang ipinapangalandakan mo sa akin, sir, na maraming babae ang naghahabol sa inyo? Bigla na lamang siyang nainis nang maalala ang sinabi nito kanina na marami daw babaeng humahabol dito. Hindi na naman malabo yun dahil sa sobrang gwapo at yaman nito. Pero basta, ay naiinis pa rin siya. Tumawa naman ng malakas ang lalaki. Saan mo kinuha yung ideya na may asawa na ako? I am 29 years old and very much bachelor. Just to inform you. At tigilan mo na ang pagpo at opo mo sa akin. Dahil nagmumukha akong matandang hukluban, Aliana. Hindi niya alam kung saan sa mga sinabi nito ang nagulat siya. Sa sinabi ba nitong binata pa ito? O sa sinabi nitong huwag siyang gumamit ng po at opo kapag kausap siya nito? Ayaw ba nito na ginagalang siya? Pinalaki kasi akong magalang ng mga magulang ko. Tanging naisagot niya. Iba kasi ang dating ng po at opo mo sa akin. Nagmukhang ilang dekada ang agwat ng edad natin. Kumindat ito sa kanya. Feeling niya ay tumigil ang pag-usad ng elevator dahil sa pagkindat na yun ng gwapong binata. Idagdag pa ang killer smile na ibinibigay nito sa kanya. Iniwas niya ang kanyang mga mata mula sa mukha ng lalaki. Nawawala kasi siya sa kanyang sarili kapag nakatitig siya doon. Wala siyang kahit na sinong pwedeng maikumpara sa kagwapuhan nito. Kakaiba ito at sobrang lakas ng dating. Palihim niyang pinagalitan ang kanyang sarili dahil kung ano-anong imahinasyon na ang nabubuo sa kanyang isip. At sa totoo lang, ito ang unang beses na parang matutulala siya sa harapan ng isang lalaki. Maraming gwapo sa university na pinapasukan niya. Ang iba nga ay maliligaw pa niya. Pero iba ang dating ng isang Benedict Laksamana. Malayo naman talaga ang agwat ng edad natin. Mataray na sagot niya. Ayaw niyang mahahalata ni Benedict ang lihim na paghanga niya sa pisikal nitong anyo. At least, nasa legal na edad ka na. Parang panunokso sa kanya ng lalaki. Pero mas matanda ka pa rin sa akin, kaya nababagay lang ang po at opo sa'yo. Sabi nga nila, age is just a number. Kapag ba liligawan kita ay hadlang ang malaking agwat ng edad ko sa'yo? Napilitan siyang muling titigan sa mukha ang lalaki. Hindi niya alam kung nagbibiro lang ba ito o binibigyan lang siya nito ng pagsubok. Baka akala nito ay bibigay siya sa mga sinasabi nito. Paapyaw siyang tumawa at itinago ang pagkagulat sa kanyang mukha. Sorry sa sasabihin ko, sir, pero hindi po kita papatulan. Kinuha ng nanginginig na kamay niya ang cellphone niya sa kanyang bag at nagkunwaring may tatawagan para may dahilan siyang hindi kausapin si Benedict. Hello, Jeff? Saan ka na ngayon? Ang kapatid niyang si Jeff ang naisipan niyang pangalan na kunwari kausap niya sa kanyang cellphone. You're lying! Wala kang kausap! Halos mapuno ng tawa nito ang loob ng elevator. Tinitigan niya lang ito, pero hindi siya tumigil sa pagkukunwari niya na may kausap siya sa kabilang linya. Nandito na ako sa building ni Mr. Laksamana at... Baliktad ang phone mo! Sa akin nakaharap ang screen. Turo ni Benedict sa cellphone niyang nakadikit sa kanyang tenga. Dahan-dahan naman niyang kinuha ang cellphone sa pagkakadikit noon sa tenga niya. At tinitigan yun. At sumpa niya ngayon, mas gugustuhin na lamang niya na gumuho ang tinatayuan niya ngayon at lamuni na siya noon. Hiyang-hiya siya at parang sinisilihan ang buong katawan niya dahil sa matinding pagkapahiya niya sa lalaki. Who is Jeff anyway? Mataman itong nakatingin sa kanya at sumeryoso na rin ang mukha nito habang naghihintay ito sa isasagot niya. Ilang beses muna siyang tumikim para alisin ang tila bumara sa kanyang lalamunan. Itinaas niya ang kanyang noo para pilit na baliwalain ang hiya na nararamdaman niya. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Mahina itong napamurat, hindi niya alam kung bakit. Kung gusto mong makapasok sa kumpanya ko matapos ang OJT mo, ay kailangan mong i-eliminate ang Jeff na yan sa buhay mo. At kahit na sino pa mang mga lalaki dyan. Bumukas na ang elevator na hindi na niya nakuha pang sumagot sa sinabi nito dahil mabilis nang lumabas si Benedict.
Nakakunot lamang ang kanyang noo, habang nakasunod ang paningin niya sa matangkad na lalaki. Ano kayang problema nun? At parang babaeng biglang niregla. Mahinang bulong niya. Lumabas na rin siya at sumunod sa lalaki. Nagtataka talaga siya sa inaasal ng lalaki. Kanina lang ay parang binili nito ang buong saya ng mundo kung makatawa ito. Tapos ngayon, parang bigla naman itong nagalit at nag-walk out. May problema kaya ito sa pag-iisip? Patuloy niyang sinundan ng lalaki hanggang sa makapasok sila sa loob ng opisina nito. Come in. Malamig na boses na sabi ng lalaki na makita nitong nananatili lamang siyang nakatayo sa malaking pinto ng opisina nito. Dahan-dahan ang ginawa niyang paglakad papunta sa upuang nasa harap ng mesa nito. Iminuwestra nito ang isang kamay, tanda na pinapaupo na siya doon. Thank you, sir. Magalang niyang tugon. Sinusubukan din niyang bumalik ang professionalism sa pagitan nila ng lalaki. Kahit na ang totoo ay parang may kabayong sumisipa sa dibdib niya sa oras na magtama ang paningin nila ng lalaki. Dito ka sa opisina ko mabebase, sabi nito matapos nitong hubarin ang suot nito kaninang suit. Pero sinabi niyo po sa interview niyo na sa finance department niyo po ako ipapasok. Nagulat talaga siya dahil nag-ibang pa siya nito. I changed my mind, Eliana. As I said, dito ka sa opisina ko. Nagsimula na rin itong buksan ng computer nito. Hindi niya alam kung tinatapos ba nito ang usapan nilang dalawa. Ano pong gagawin ko dito? Ano pong trabaho na gagawin ko? Ang gagawin mo? Mahalin ako. Yan ang gagawin mo. Napatayo siya sa sinabi ng lalaki. Ang reaksyon talaga niya ay para siyang nagnakaw na nahuli ng ninakawan niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Relax. Hindi ka na mabiro. Maupo ka. At ituturo ko sa iyo mga gagawin mo. Nakangisi itong nakatingin sa kanya. Naitirik niya ang kanyang mga mata. Nababaliw na talaga ito. Kanina lang ay parang galit ito. Tapos ngayon ay nakangiti na itong parang may amnesia sa huli nitong emosyon. Muntik pa naman siyang atakihin sa kanyang puso dahil akala niya kung ano nang pinagsasasabi nito. Pinakalma niya ang kanyang sarili at bumalik sa kinauupuan niya kanina. Naging seryoso na ulit si Benedict habang sinasabi sa kanya ang mga gagawin niya dito sa opisina nito. Kung siya lang ang tatanungin, ay ayaw niyang dito mag-duty sa opisina ni Benedict sapagkat naiilang siya at parang nasusuffocate siya kapag silang dalawa lang ang magkasama. Pero dahil kailangan niya ito para sa pagtatapos niya, ay kailangan niyang magtiis at iset aside ang kung anumang damdamin na pinukaw sa kanya ni Benedict. Si Benedict na isang boss sa napakalaking kumpanya. Sa unang araw niya sa opisina ni Benedict ay sobrang nahihirapan siyang pakisamahan ng lalaki. Nakakainis pa dahil maya't maya ang tawag ng mga babaeng sa tingin niya ay may relasyon lahat sa lalaki. Halata naman sa galaw nito na napakababaero nito. Kaya hindi-hindi siya madadala sa mga hirit nito sa kanya. Sa mga sumunod na araw na naka-duty sa doon ay naging smooth lang ang lahat dahil wala doon si Benedict. Ilang araw itong nasa ibang bansa para sa business trip nito. Magkakasakit kasi siya sa puso kung andito yung lalaki. Sa totoo lang, sa ilang araw niyang naka-duty dito sa opisina ng lalaki ay wala naman siya gaanong ginagawa. At nababagot na siya. Ang bagal kasi ng usad ng oras kapag wala siyang ginagawa. Minsan na niyang nasabi ang saloobin niyang yon kay Benedict. Pero sinabi lang nito na bahala na siya kung matutulog siya o hindi. Naiinis siya na natatawa sa sinabing yon ng lalaki. Pero sa wala naman talaga siyang magagawa eh. Ang trabaho niya lang kasi dito sa opisina ni Benedict ay ang mag-file ng mga documents na hinihingi nito. E kung wala naman itong file na kinakailangan, siyempre, wala siyang gagawin. Sa sobrang bored niya ay nag-isip siya ng mga maaari niyang gawin sa araw na to. Napangiti siya nang mapatingin siya sa mga moving cabinets and tables na nandun. Mukhang hindi maayos ang pagkaka-arrange noon, kaya yun ang tatrabahuin niya. Aayusin niya ang arrangement noon para magmukhang mas maaliwalas. Sa tingin niya ay wala namang pakialam si Benedict sa bagay na yun at hindi naman siguro ito magagalit. Ilang oras din ang ginawa niyang pag-aayos nang makaramdam na siya ng pagkapagod. May mga gulong ang mga moving cabinets pero hindi naman yun madaling itulak at hilahin dahil sa dami ng mga papeles na nakalagay sa loob. Nagpahinga lang siya saglit. Dalawang cabinets na lang din naman ang kanyang aayusin. Wow! Inutusan ka ba ni Sir Benedict na ayusin yung opisina niya? Tanong sa kanya ng bagong pasok na sekretarya ng binata. Iginala nito ang paningin sa loob at halatang nagugustuhan nito ang nakikita nito. Nginitian naman niya ito.
Wala po siyang sinabi. Pero ang mga cabinets lang naman po yung mga inayos ko ng pwesto. Wala naman po akong ginalaw na mahahalagang gamit ni Sir. Nagkibit balikat ito. Sa bagay, mas maaliwalas ang ganitong ayos, Alyana. Ngumiti ito at humakbang papunta sa table ni Benedict at inilapag dito doon ang puting folder. Pagkatapos ay binalingan siya nito. Sige na, tapusin mo na yung ginagawa mo. At anytime soon, dadating na si Boss. Tinapik nito ang balikat niya at tumabas na ito ng pinto. Pero bago yon ay nag-iwan pa ito ng salita para sa kanya. At saka alam mo ba na ikaw ang pinakaunang naka-duty dito sa loob mismo ng office ni Sir? Tuluyan na itong lumabas. Nasa labas ng pinto kasi ni Benedict ang pwesto ng sekretarya nito. Itinuloy na niya ang kanyang ginagawa. Isang kabinet na lang ang kasalukuyan niyang itinutulak na matatapos na siya. Pero bago pa niya maiayos yon, ay bigla na lamang bumukas ang pinto at bumungad sa kanyang paningin si Benedict. Ewan niya kung bakit, lumalakas na naman ang pinting ng kanyang puso at parang tumigil din ang kanyang mundo habang nakatingin sa binata na kahit halatang pagod galing sa biyahe nito, ay gwapo pa rin. Nakakunot ang noon itong nakatingin sa kanya at sa hinahawakan niyang kabinet. Bigla siyang natakot sa uri ng tingin nito dahil baka hindi nito nagustuhan ang ginawa niyang pangingialam sa mga gamit nito sa opisina. Anong ginagawa mo? Humakbang na ito papasok at isinarin itong pinto. Kinakabahan lalo siya ng palapit ito ng palapit sa kanya. Iniayos ko po yung mga cabinets, pero promise po sir, wala po akong kahit na anong ginalaw sa mga gamit mo sa loob ng mga cabinet na to. Nanginginig niyang paliwanag. I don't care kung may ginalaw ka man sa mga gamit ko o wala. My point is bakit mo inayos tong mag-isa? Though may mga gulong ang mga cabinets na yan, pero alam ko na mabibigat yan dahil sa mga papel na nakalagay sa loob. Hindi niya alam kung ano ang kinagagalit nito sa bagay na yun. Hindi naman siya nagreklamo sa mga mabibigat na cabinet. Pero okay lang naman po na inayos ko? Takot pa rin niyang tanong sa lalaki. Sunugin mo man ang mga yan, wala akong pakialam. Ali, I'm just worried about you. Next time kasi kung gusto mong mag-ayos dito, sabihin mo sa akin, para mapupunta ko dito yung maintenance ng building na to. My God, mabibigat ang mga yan. Nawala naman ang takot niya dahil hindi naman pala ito nagalit sa ginawa niya. Natawa siya sa reaksyon nito. Ano lang naman ba ito sa mga ginagawa niya sa kanilang bahay? Nagsisiba kaya siya ng mga malalaking kahoy? Tapos, umiigib ng ilang timba ng tubig. Sisiw lang po to, sir. Para niyo po malaman ay umiigib pa ako ng tubig sa amin at nagsisibak pa ako ng kahoy. Pag-amin niya. Pero ang kanyang tawa ay biglang nawala nang umangat ang pisngi niya sa isang kamay ni Benedict. Ano pong ginagawa mo? Parang jelly na nanlambot ang kanyang mga tuhod nang lumapat sa kanyang pisngi ang palad ni Benedict. Inaalis ko ang alikabok. Humina ang boses nito. At titig na titig ito sa kanyang mukha. Pinalis niya ang kamay nito sa pisngi niya dahil parang mamamatay siya sa pagkailang sa kanyang nararamdaman. Ibinaling niya ang kanyang pansin sa kabinet na itinulak niya kanina. Akbang itutulak niya yon ang pigilan siya ni Benedict. Ako na, sabi nito. Tahimik din itong itinulak ang kabinet papunta sa itinuro niyang paglalagyan nun. Lumakad naman siya papunta sa CR para maghugas ng kamay niya. Pagpasok niya doon ay napangiwi siya nang mapatingin siya sa kanyang refleksyon sa malaking salamin. Madumi nga ang kanyang mukha at sobrang nahihiya siya kapag maaalala niya na naabutan siya ni Benedict sa ganoong ayos. Binuksan niya ang gripo at naghilamos ng kanyang mukha. Matapos niyang hugasan ang mga kamay niya, pinatuyo niya yon gamit ang tissue. Inayos muna niya ang nagulo niyang buhok bago lumabas ng CR. At pagbukas naman niya sa pinto ng CR ay nakatayo naman sa labas noon si Benedict. Nahihiya niyang nginitian ang lalaki at pinilit na makadaan sa maliit na espasyo sa tabi nito. Hindi naman siya nakahakbang ay pinigilan na siya ng binata. Ipinatong nitong isang kamay sa pader at tuluyan siyang nawala ng madadaanan. Excuse me po, sir. Nauutal niyang sabi. Is there anybody courting you already? Sa tanong nitong yon ay napipilitan siyang tingnan ang mukha nito. Gusto niyang malaman kung ginugood time lamang ba siya nito. Pero seryoso ang mukha nito. At mataman na nakatingin sa kanya. Dahil hindi niya matagalan ang titig na yon ay napayuko muli ang kanyang ulo.
Meron pong ilan pero hindi ko po binibigyan ng pansin dahil mas mahalaga po sa ngayon ang aking pag-aaral. Marami pa akong pangarap para sa aking pamilya. Liligawan ka ta, Ali. Diretsang sabi nito. Mulagat ang mga mata niya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Bagong dating lang kayo pero nagbibiro na po kayo, sir. Tumatawa pa siyang bahagya. I am not kidding. Gusto ka tang ligawan. Di po ba bawal magligawan dito sa kumpanya mo? Pabirong sabi niya. Ayaw naman niyang ipakita kay Benedict na naniniwala siya sa mga sinasabi nito. Baka mamaya ay sabihin nito na it's a prank pala. Mapapahiya lang siya. Alam niya na ang mga tulad ni Benedict mahilig paglaruan ang damdamin ng mga mababang tao kagaya niya. I will break the rule at walang makakapigil sa akin, Aliana. At ang sinasabi mong pangarap mo ay pwede namang tayong dalawang mangarap nun para sa pamilya mo. Konti na lang matutunaw na talaga siya sa mga titig nito pero pilit niyang nilalabanan ang ganong damdamin. Baka sabihin ni Benedict na naniniwala siya sa pambubola nito. Hindi siya nito mauuto. Ipahinga niyo na yan, sir. Baka pagod lang kayo at nag-hallucinate. Pinilit niyang dumaan sa makitid na space na yon at dali-daling pumunta sa kanyang mesa. Parang pangangapusan siya ng kanyang hininga habang naglalakad siya hanggang sa makaupo siya sa upuan niya. Buong katawan niya ay nanginginig dahil sa mga nangyari sa araw na to. Nang akala niyang tumigil na si Benedict, ay nagkakamali siya. Sinundan pa rin siya nito doon sa mesa niya. Inabala niya ang kanyang sarili sa harap ng computer. Kahit wala siyang alam kung ano ang kanyang gagawin doon. Iligawan talaga kita. Never po akong mag-i-entertain ng manliligaw hanggat hindi ko pa po hawak yung aking diploma. Sagot niya na iniiwasan na manginig ang kanyang boses. Ilang buwan na lamang yun. I can wait. Insist pa nito. Kaya mo bang umigib ng tubig? Tanong niya. Gusto niyang i-challenge kung hanggang saan ang pagtitrip nito sa kanya. Piece of cake. Masigla namang sagot nito. Napangiti siya nang may maisip pa. Alam naman kasi niya na hindi naman papatusan ni Benedict ang mga sinasabi niyang to. Kagaya ng hindi niya pagpatos sa sinasabi nitong panliligaw sa kanya. Eh magsibak ng malalaking kahoy. Kaya mo rin ba? Ganyan ko kasi tinatanggap yung mga gustong manligaw sa akin. Bahagya siyang natawa dahil sa pilyang sinabi niya. Nakita niyang saglit na nag-isip si Benedict sa sinabi niya. Sinasabi na nga ba niyang titigilan na siya nito? Ano ba kasi ang nakain nito sa dalawang araw na business trip nito sa Singapore? At bigla na lamang itong nagkaganito pagbalik nito ngayon. But of course, competent akong tao simula nung bata pa ako. Aliana, at wala akong kahit na anong bagay na inaatrasan. Ugali ko rin na kahit anong gusto ko, ay makukuha ko. Nakataas pang noo na sagot nito. Napabugas siya ng hangin sa kawalan. Bakit mo ako niligawan gayong ilang araw pa lang tayo nagkakilala? At hindi mo naman ako mahal, matapang na sabi niya. Napakaganda mo. Yan ang rason ko kung bakit gusto ka tang ligawan. Natawa siya ng malakas sa sinabi nito. Dahil maganda siya, ay liligawan na siya nito kahit na wala pang pag-ibig na involve. Galawang playboy talaga. Tama ang narinig niya mula sa usap-usapan ng mga empleyado tungkol sa kung gaano kababaero itong si Benedict. At pati siya na hindi nito ka-level ay papatusin pa nito. Pero ipapakita niya dito na hindi lahat ng babae ay kaya nitong mapasunod sa gusto nito. Tigilan na natin ang usapang to, sir. Nakakahiya po sa mga empleyado mo kapag maririnig nila. Baka seryosohin pa nila. Nang tumunog ang telepono sa mesa nito ay laking pasasalamat niya. Matagal pa muna siya nitong tinitigan bago ito tumayo para sagutin ang kung sino man ang tumatawag. Mia! Sambit nito sa pangalan na tumatawag. Sa gilid ng mata niya ay nakikita niyang tumitingin muna ito sa kanya bago nagpatuloy sa sinasabi nito. I can't make it tonight, Mia. Pagod ako mula sa biyahe. At maya-maya lang ay may meeting pa ako. Bye. Naiiling na lamang siya. Ayaw niyang makinig sa mga pag-uusap nito sa telepono. Pero hindi niya naman magagawa dahil kasama siya nito. Kita mo na, kakasabi lang nitong liligawan siya ay may babae na kaagad na tumatawag dito.
Naging busy na din ito sa trabaho nito at nagpapasalamat na lang siya dahil hindi na siya nitong muling kinausap pa. Kinabukasan ay araw ng Linggo kaya wala siyang duty sa opisina ni Benedict. Nagpapasalamat na rin siya dahil matapos ang pag-uusap nilang yun ay hindi na nga muna sila magkikita. Maaga pa lang kanina ay nagising na siya para simulang gawin ang gawaing bahay. Sinabi na niya kagabi sa kanyang nanay na magpapahinga ito sa araw na to dahil siya na ang bahalang gumawa sa lahat ng gawaing bahay ngayon. Una niyang ginawa pagkagising niya kanina ay ang pagluluto. Tapos na rin siyang maglinis at ngayon ay naglalaban na siya ng mga labahin niya pati ang labahin ng mga magulang niya at ng dalawang kapatid niya. Kasalukuyan na niyang ibinababad sa batsa na may sabon ang mga labahin niya nang marinig niyang tinatawag ng kanyang nanay ang pangalan niya. Hinugasan niya ang kanyang kamay bago siya tumayo para puntahan ang kanyang nanay at alamin kung bakit siya nito tinatawag. Pumasok na siya sa loob ng kanilang kusina at naulinigan niyang may kausap ang kanyang nanay sa maliit nilang salas. Nay, tinatawag niyo po ako? Malakas na sabi niya habang lumalapit siya dito. Halika nga rito. Malakas din ang boses na sagot ng kanyang ina. Pagbungad niya sa pinto ng salas ay nanlalaki ang mga mata niya at parang bigla siyang mawawalan ng ulirat nang makita niya ang lalaking kausap ng kanyang ina. Nakaupo ito sa kanilang lumang sofa at tila interesadong nakikinig sa mga sinasabi ng nanay niya. Nakatalikod dito sa bahagi ng kinatatayuan niya, kaya't hindi siya nito nakita. Mabilis siyang nakapagdesisyon na huwag magpakita dito. Balak niyang bumalik sa labas at magtago muna sa kanilang kapitbahay para hindi siya makita ni Benedict. Ilang hakbang na ang nagawa niya nang tawagin siya ng kanyang ina. Oh, nandito na pala si Aliana. Anunsyo nito sa kausap. Aliana, hinahanap ka raw ng may-ari ng kumpanyang pinapasukan mo. Ilang buntong hininga muna ang pinakawalan niya bago siya humarap sa dalawa. Itinago ng napipilitan niyang ngiti ang malakas na pagpinting ng kanyang puso. Nang magtama ang paningin nila ni Benedict. Sa nanginginig na mga tuhod niya ay humakbang siya palapit dun. Nahihiya rin siya kay Benedict dahil alam niyang sanay ito sa malaki at magandang bahay. Ang bahay kasi nila ay maliit lang at luma na. Gawa rin yun sa raw materials. O siya, iiwan ko muna kayo anak. Ipaghahanda ko lang si Mr. Laksamana ng almusal. Tumayo na ang kanyang ina para tumungo sa kusina. Benedict na lang po. Masyadong formal yung tawag niyo sa akin. Tita Elsa na lang din ang itawag mo sa akin, Benedict. Agaw ng kanyang ina sa sinabi ng binata. Nang lumakad na ito palayo sa kanila ay parang gusto niyang hilahin ang damit nito pabalik dahil parang hindi niya alam kung paano niya haharapin si Benedict. Ano ba kasi ang ginagawa nito dito? May ipapagawa ba itong mahalaga sa kanya at sinadya pa talaga siya nitong puntahan sa bahay nila? At paano nito natunto ng kanilang bahay? May kailangan po ba kayo sa akin, sir? Tanong niya na ginawa ang lahat wag lang mautal sa kanyang boses. Nakalimutan mo na ba yung sinabi ko sa'yo? Naliligawan ka ta? Nakangisi nitong tanong sa kanya. Po? Nagpapatawa po talaga kayo. Naiiling siya at natatawa sa lalaki. Ganyan ka ba tumanggap ng manliligaw mo? Umarte pa itong parang nasasaktan. Nakahawak ang isang kamay nito sa dibdib nito. Umuwi na po kayo, sir. Dahil di ko po matatapos yung gawain ko sa araw na to, kapag magpatuloy lang po akong haharap sa inyo. Mag-iigib ka ba ng tubig? O magsisibak ng mga kahoy? Come on, Ali. Kagaya ng sinabi ko sa'yo ay kaya kong gawin ang mga bagay na yan. Kung yan ang gusto mo na paraan, para maligawan kita. Sir, tama na po yan. Masyado ka na pong nakakatawa. Alam kong hindi po kayo nauubusan ng babae. Para ipagpumilit mo lang yung kapritso mong yan. Ipapakita ko sa'yo na hindi ako nagbibiro, Aliana. Utusan mo lang ako ng gagawin ko ngayon. At nakahanda akong gawin para lang maniwala ka na hindi ako nagbibiro lamang. Lumapad ang kanyang pagkakangiti dahil sa sinabi ng binata. Okay. Tingnan nga niya kung hanggang saan ang pagmamatigas nito. Kung good time lang itong ginagawa nito sa kanya, pues, magsisisi ito sa naging desisyon nito sa buhay. Okay, pagbibigyan kita. Ngayon, maglalaba ako dun sa likod ng bahay. Willing mo ba akong tulungan? Panghahamon niya sa lalaki. Alam naman niya na ginagawa lang itong katuwaan ng lalaki.
at inakala nito na ganun lang siya kabilis nitong maloko. Nagkakamali ito. Tingnan niya lang kung hanggang saan ang pagmamayabang nito na kaya nito ang mga gawaing pangmahirap. No problem. Tumayo na ito. Saan tayo maglalaba? Doon ba? Turo nito sa labas ng bintana kung saan makikita ang kanilang laundry area. Bago pa niya ito mapigilan ay humakbang na ito palabas ng bahay nila para tunguhin ang mga naghihintay na labada sa labas. Sinundan niya ang lalaki. Naupo ito sa maliit na stool chair sa harap ng batsa na may mga damit na nakababad. Nanikip ang kanyang dibdib nang bigla na lamang itong tumingala sa kanya. Nakangiti ito ng matamis at kumindat pa sa kanya. Parang sumikip ang malaking space doon sa likod ng kanilang bahay dahil sa presensya ng lalaki. May ilang kapitbahay pa silang nakasilip kay Benedict. Naintriga ang mga ito dahil nagkaroon sila ng napakagwapong instant labandero. Ito lang ba yung mga labahin mo? Tanong nito. At nagsimula na din itong kumusot ng damit. Gusto pa niyang matawa dahil halatang hindi ito marunong maglaba. Pero nagpapaka-trying hard lang naman ito. Marami na yan, huwag kang mag-alala. Kung nakukulangan ka dyan, marami pa kaming sisibaking kahoy. Itinuro niya ang nakasalansa ng mga malalaking kahoy sa di kalayuan. Iniisip niyang magbabago ang isip ni Benedict dahil doon. Pero tumango lang ito at nginitian siya. I'm not Superman, pero alam ko na kaya ko yan. Ipinagpatuloy nito ang paglalaba. Nakikita mo ba ang mga drum na yan? Turo niya sa dalawang drum sa tabi nito. Tumingin naman ito doon. Aha? Anong meron dyan? Pupunuin ko ng tubig? Sabi mo, iutos ko lang yung gusto ko, diba? Gusto niyang sumuko talaga ito, pero mukhang determinado naman ito at walang planong sumuko. Sure, after kong sumibak ng kahoy. Turo nito sa mga pinanggalingan niya sa labas kanina. Sure ka, alam mo kung paano maglaba, sir? Hamon niya dito. Yan lang ba? Independent akong tao, Ali. At walang bagay na hindi ko makakayang gawin. At kung ito yung way para maligawan kita, I'm in. Tumayo na ito. Ang sumunod nitong ginawa ay hindi na niya inakala. Lumakad ito palabas ng bahay nila. Tinawag niya pa ito para sabihin na nagbibiro lang siya. Pero parang walang naririnig ang lalaki. Napilitan naman siyang sundan ito. Ano ba kasi ang trip nito sa buhay nito? Bakit ginagawa nito ang mga bagay nito sa kanya? Tumangu-tangu siya. Sige nga, titingnan natin. Nangingiti niyang bulong sa kanyang sarili. Titingnan nga lang niya mamaya kung kakayanin ang trip nito ang mga ipapagawa niya dito. Hinila niya ang isang maliit na stool chair sa tabi nito para ipagpatuloy ang kanyang paglalaba. Alam naman kasi niya na walang saysay itong ginagawa ni Benedict. Bahagya pa siyang natigilan nang malanghap niya ang mamahaling pabango ni Benedict. Wala sa loob na napatingin siya sa mukha nito at ganun din ito sa kanya. Nginitian siya nito at parang gusto niyang buhatin ang batsa at itakip sa kanyang mukha. Lahat ng labahan mo kinakamay mo lang? Even denims? Masusugatan yung kamay mo niyan. Ibinalik nito ang pansin sa batsa na may labahan. Siya naman ay hindi maalis-alis ang kanyang paningin sa pawisan subalit gwapong mukha ng lalaki. Ewan ba niya kung bakit parang nabibingi siya sa tibok ng kanyang puso habang tumitingin siya sa lalaki. Nang muling umangat ang kanyang paningin nito ay napapitlag siya. Nababasa na yung damit mo, sir. Nauutal niyang sabi para pagtakpan ang kakaibang nararamdaman niya sa lalaki. It doesn't matter. Part lang to ng panliligo ko sa'yo. Sabi nito sabay kindat. Dahil naiinis siya sa kanyang sarili na parang nawawala siya sa katinoan niya habang tinititigan niya si Benedict, ay inis siyang tumayo. Mamaya ko na lang po tatapusin ang paglalaba kong to. Mabuti pa ay umuwi na po kayo. Tumanggi naman ang lalaki sa sinabi niya. Nagpumilit pa din itong gawin ang paglalaba. Kaya tiniis na lamang niya ang napaka-awkward na sitwasyon na yon kasama ito. Matigas din kasi ang ulo nito at hindi madaling mapapasuko. Pati pagsibak ng kahoy matapos siya nitong tulungang magsampay ng labahan ay ginawa din ito. Kahit anong pigil niya na wag na itong gagawin, ito pa rin ang nasunod. Ang dalawang drum na itinuro niya kanina ay konti na lamang at mapupuno na ito. Kaya mahigpit na talaga niyang pinigilan ng binata. Nakakahiya kapag nalaman ng mga kaopisina nila ang pinapagawa niya sa kanilang big boss. Simula nga sa araw na yun ay naging consistent niyang manliligaw si Benedict sa paraan na pinapangarap ng lahat ng babae.
kahit hindi niya alam kung seryoso ba ito sa ginagawa nito. Sa opisina nito ay pasimple siya nitong binibigyan ng kung ano-ano, kahit na ayaw niyang tanggapin. Kung ito lang kasi ang papayagan ay masaya nitong ipapaalam sa lahat ang paniligaw nito sa kanya. Pero ayaw naman niya dahil sa sobrang nahihiya siya. Isa pa, ayaw niyang magbukang tanga sa bandang huli dahil trip lang pala ni Benedict ang lahat. Hanggang sa natapos na niya ang tatlong buwan niyang OJT sa kumpanya ni Benedict. At wala itong sinabi kung maa-absorb ba siya nito as an employee. Hindi na rin siya umasa pa sa bagay na yun. At sa totoo lang, sa loob ng maikling panahon na yun at idagdag pa ang panliligaw ko na nito sa kanya, ay mabilis nitong nabihag ang kanyang puso. At isang linggo na simula na matapos ang kanyang OJT, ay ganun na rin katagal na hindi sila nagkikita pa ni Benedict. Itinigil na nito ang trip nitong panliligaw sa kanya. Nasasaktan siya. Halos hindi na siya makafocus sa ginagawa niyang thesis. Dumaan pa ang mga araw at dapat na sana ay masaya na siya dahil kinabukasan ay gagraduate na siya with flying colors pa. Pero hindi ganun ang nangyayari. Heto siya ngayon. Parang nawala ng saysay ang lahat dahil nadurog ang kanyang puso sa unang pagkakataon. Hindi niya akalain na mamahalin niya ng ganito kalalim si Benedict sa loob ng maikling panahon na nagkakilala sila. "Bakit parang hindi ka masaya?" tanong ng kanyang ina habang naglalagay siya ng makeup sa kanyang mukha. Araw na ngayon ang graduation niya. Palihim siyang napabuntong hininga at pinigilan ng kanyang sarili na huwag maiyak sa harapan ng kanyang nanay. Pinili niya ang umiti. "Malungkot? Hindi po ah. Iniisip ko lang po na matapos ang 4 na taon kong pagsasakripisyo. Ay heto na ako ngayon. Nabunga na ang lahat ng yun, Nay. Masaya rin kami para sa iyo, anak." Mula sa likuran niya ay hinaplos ng kanyang ina ang magkabila niyang balikat. "Siya nga pala, bagay na bagay sa iyo ang damit na suot mo. Lalong lumulutang yung ganda mo, Ali." Hindi maipagkakaila ang matinding paghanga ng kanyang ina sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang paningin sa kanyang damit. Maganda ang pagkakahapit nito sa kanyang katawan. First time niyang magsuot ng ganito kaganda at mamahaling damit. Kahapon, pagdating niya, ay nabungaran niya ang damit na to na nakalagay sa magandang kahon. At sinabi ng kanyang ina na ang damit daw na to ay isusuot niya ngayon sa araw ng kanyang graduation. Nagtanong siya kung saan ang galing ang damit na to dahil alam niyang hindi afford ng pamilya niya ang bilhan siya ng magarang damit na may kasama ding magara na sapatos. Ang sabi naman ng nanay niya ay pinahiram daw sa kanya ng mayamang pamilya na pinaglabadahan ito. Iniligpit na niya ang mga gamit sa pag-aayos at tumayo na siya. Bumibigat ang tensyon na nararamdaman niya habang tumatagal at ayaw niyang iisipin ang kanyang ina na may mabigat siyang dinadala at hindi siya masaya sa araw na to. Ilang hakbang na ang nagawa niya para lumabas na sana sa kanilang bahay nang tawagin siya ng kanyang ina. "Aliana!" Huminga siya ng malalim bago niya hinarap ang kanyang ina. "May problema po ba, Nay?" tanong niya sa kanyang ina. "Ano na bang balita kay Benedict? Ang tagal na niyang hindi bumibisita dito, Ali." Napasinghap siya. Yun na yun talaga ang topic na ayaw na sana niyang buksan pa. Dahil lalo lang siya nasasaktan kapag maalala niya ang binata. Sinampal siya ng katotohanan na hindi siya ang babaeng paglalaanan nito ng oras nito. Na ang isang katulad niya isa lamang katuwaan para dito. "Hindi ko po alam, Nay. Wala na rin po akong balita sa kanya simula nang matapos na yung pag-OJT ko sa kumpanya niya. At huwag mo pong isipin na seryoso siya sa mga ginagawa niya sa akin noon. Ang mga mayayaman pong tulad niya ay mahilig pong mang-trip sa mga kagaya nating mahihirap." Ewan ba niya kung nahihinigan ng kanyang nanay ang pait ng kanyang boses. Pero kung may hint man ito ay ayaw na rin niyang alamin pa. "Alam ko na magiging masaya ka rin ng tuluyan sa madaling panahon, anak. Kaya huwag kang mag-isip ng ganyan." Hindi na siya sumagot pa sa sinabi ng kanyang ina. Nginitian na lamang niya ito at lumakad na. Baka malate pa sila mamaya sa ceremony ng graduation niya dahil sa kadramahan niya. Nang tanggapin niya ang kanyang diploma ay sobrang saya niya. Wala siyang pagsidlan sa sayang nararamdaman niya. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso naman ay malungkot siya dahil sa pag-ibig niyang hindi natupad para kay Benedict. Bahagya siyang napakislot ng sumigabong malakas ang palakpakan ng mga naroroon dahil sa paglabas ng kanilang guest speaker. Ang lumalakbay niyang diwa kanina ay tuluyang bumalik sa kanya
nang marinig niyang magsalita ang guest speaker sa gitna ng stage. Nakayuko siya kanina at ngayon ay inaangat niyang paningin niya sa lalaking pamilyar na nagsasalita sa gitna. Ang tahimik niyang mundo ay biglang nabulabog nang makita niya si Benedict na nakatayo sa gitna at nagsasalita habang nakatingin naman sa kanya. Malakas ang palakpakan ng ilang libong tao na nandito ngayon sa University Auditorium. Pero mas nabibingi siya sa kalabog ng kanyang puso. Parang hindi na siya makakahinga dahil sa mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Na-realize niya kung gano'n niya na-miss si Benedict. Patapos na ang speech nito at hindi niya kakayanin pa ang lahat. Kung kaya tumayo siya para ikalma niya ang kanyang sarili sa CR. Sa kalagitnaan ng kanyang mabilis na paglalakad ay napatigil siya dahil sa narinig niyang sinabi ni Benedict. Actually, busy akong tao. And to be honest, hindi ako nagpapa-unlock sa mga imbitasyon kagaya nito. Mind you, hindi dahil sa ayaw ko. Pero dahil masyado akong busy na halos wala na akong oras para sa aking sarili mismo. But I'm here right now, standing in front of you all. How ironic this time na ako mismo ang nag-imbita sa aking sarili na maging panauhin ang mahalagang okasyon na to sa buhay ng ating mga graduates. I invited myself dahil gusto kong sabihin sa isang napakagandang babae dito na sobrang miss ko na siya. At gusto kong malaman niya na hindi ako nagbibiro sa panliligaw ko sa kanya. Para siyang tatakbo pero parang ipinako ang kanyang paa sa kinatatayuan niya. Malakas ang kutob niya kung sino ang tinutukoy ni Benedict. Muling nagsalita si Benedict. Miss Aliana Perez, tatanungin kita sa gitna ng mga fellow graduates mo at ng mga parents. Tumigil ito saglit sa pagsasalita nito dahil sa malakas na hiyawan, bulungan at palakpakan ng mga tao doon. Ilang minuto bago ito muling nagsalita. Kailan mo ako sasagutin? Ilang buwan na akong naliligaw sa'yo pero wala pa rin akong hint kung negative ba o positive yung makukuha kong sagot sa'yo. Inaamin ko na hindi ako sanay na maghintay ng sagot mula sa babae ng ganung katagal. Pero sa'yo'y kinaya ko. I realize one thing. Ali, I've fallen in love with you like crazy. Nagsitayuan na ang ilang nandoon at sinisigaw na, "Sagutin mo na, Ali! Sagutin mo na, Ellie!" Paulit-ulit, nahiyawan ng mga tao. Alam niya sa sarili niyang malulunod siya sa tuwa at kilig na nararamdaman niya. Pero mas nangibabaw pa rin ang nararamdaman niyang kahihiyan. Hindi 10 tao lang ang nandito ngayon, kundi libo-libo. Dahil hindi na niya kinaya pa ay tumakbo siya papunta sa CR. Doon ay nagkulong siya. Wala na rin siyang maririnig pa kundi ang pagpintig na lamang ng kanyang puso. Parang aatakehin siya sa puso dahil sa mga pinagagagawa ni Benedict. Hindi niya alam kung paano pero biglang bumukas ang pinto ng CR at bumungad sa paningin niya si Benedict. Sa kaliwang kamay nito ay may hawak na giant bouquet ng paborito niyang rain lily na magkakaibang kulay. Gusto niyang magsalita pero parang naputol ang kanyang dila. Benedict, anong ginagawa mo dito? Kinakabahan niyang tanong dito. Kahit saan ay handa kitang sundan para lang sagutin mo ko, Ali. Madamdamin itong pahayag. Hindi niya inaasahan nang bigla itong lumuhod sa harapan niya. Inawat niya ito dahil alam niyang marumi ang sahig ng CR, pero hindi nagpaawat si Benedict. Hindi tayo makakalabas dito hanggat hindi ko naririnig ang sagot mo sa paniligaw ko sa'yo, Ali. Ilang buwan kang hindi nagpakita sa akin. Sa halip ay sagot niya na hindi niya maitago ang sama ng kanyang loob. Natawa naman si Benedict. I'm sorry, babe. Naaksidente ang sasakyan ko right after ng OJT mo. At halos isang buwan din akong nanatili sa ospital. Paglabas ko naman ay ayaw kong humarap sa'yo ng marami pa akong galo sa katawan at mukha. Baka matakot ka pa sa akin at mas lalong ayaw mo na akong sagutin. Hindi ba trip mo lang yung paniligaw mo sa akin, Benedict? Nanginginig ang boses na tanong niya sa lalaki. Lumambot din ang kanyang puso nang marinig niyang sinabi nitong naaksidente ito at naratay sa ospital. Gusto niyang maiyak dahil sana ay nadamayan at nalagaan niya ito kung alam niya lang. Kung trip ko lang to, Ali, sa tingin mo ba ipagsisigawan ko yon sa harap ng libo-libong tao? And do you think lalapit ako sa university para lang kunin nila akong bisita dito? Inaamin ko, nalaroan ang tingin ko sa babae nun. Pero lahat ng yun ay nagbago nang dumating ka. At alam ko na sa unang kita ko pa lamang sa'yo ay mahal na kita. Mahirap paniwalaan pero nagsasabi ako ng totoo, Ali. Dahil hindi niya mapigilan ang nag-uumapaw niyang damdamin ay sinabi niyang, "Mahal na rin kita, Benedict, at sinasagot na kita."
Nakita niya kung gaano lumiwanag ang mukha ni Benedict sa sinabi niya. Tumayo ito at mahigpit na niyakap siya. Damang-daman niya sa yakap nito ang matindi nitong pagmamahal sa kanya. Paulit-ulit itong sinasabi kung gaano siya nito kamahal at mamahalin siya nito hanggang sa huling hininga nito. I love you too, Benedict. Mangiyak-ngiyak na bulong niya. Akala niya ay sa fairy tale lang nangyayari ang ganito. Hindi niya akalain na tinupad yun ni Benedict para sa kanya. Napag-alaman din niya na si Benedict pala ang bumili ng damit at sapatos na suot niya ngayon. Hindi lang nito ipinaalam dahil gusto talaga siya nitong isurprise sa araw ngayon. Kaya pala nasabi ng nanay niya kanina na makakanta na niya ang walang humpay na ligaya sa madaling panahon. Tinupad din ni Benedict ang pangako nitong ipasok siya sa kumpanya nito bilang empleyado nito. Gusto niya pa rin tuparin ang mga pangako niya sa pamilya niya na hindi hadlang ang relasyon nilang dalawa. Pinilit siya ni Benedict na ito na ang tutupad sa pangarap niya para sa mga magulang niya para hindi na siya magtatrabaho pa. Pero hindi siya pumayag kahit na pati ang magulang nito ang pumilit sa kanya. Napakaswerte niya dahil kahit mahirap lang sila, ay tanggap siya ng angkan ni Benedict. Matapos ang 2 taon niyang pagtatrabaho, ay naipagpatayo na niya ng komportableng bahay ang mga magulang niya at nakapag-ipon na rin siya para sa pag-aaral ng 2 kapatid niya. Pinatigil na rin niya ang kanyang nanay sa paglalabada at paglalako ng mga kakanin, pati ang pamamasada ng kanyang itay dahil pinatayuan niya na mga ito ng karindriya galing sa pagtatrabaho niya. At matapos niyang matupad ang pangarap niya para sa pamilya niya, ay niyaya na siya ni Benedict na magpakasal. Hinding-hindi na raw ito makapaghintay pa ng another year na hindi na sila magpapakasal. Pumayag na rin siya dahil gusto na rin naman niyang makasama ang lalaking una at huli niyang mamahalin. After 1.5 years ng kasal nila ay biniyayaan sila ng Diyos ng kambal na anak. 2 lalaki na pinangalanan nila ng Benjamin at Bernard. Alam niyang ang pag-aasawa nila ni Benedict ay hindi perpekto. Pero dahil sa matindi nilang pagmamahal, ay nalalampasan nila ang kahit na anong pagsubok na dumating at parating pa. Ang pag-ibig minsan ay isa sa napakalaking bagay para magbago ang isang tao. It's either in a bad or good way. At sa kaso ni Benedict ay isang napakagandang pagbabago ang nangyari sa kanya. Mula sa pagiging playboy ay naging isang ulirang asawa at ama sa kanilang mga anak. At dahil yun sa pag-ibig. Wakas. Maraming salamat po sa ating mga avid listeners. Shout out po kay Maricel from Cebu City, Irene Dangarang from UAE, Akira Girona from Saudi. Shout out sa family Gimadel from Bahrain, Mona Lisa from Japan at Mercy Pretila from Jeddah, Saudi Arabia. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa muli, dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.